We're talking about walang itsura. So kapag walang itsura, naaalala ko dito yung kanta ni Sir Andre na umanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Kasi nga, mali pa tono ko yun. Umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Check mga kanok ng paputok. Magandang gabi sa inyo lahat. Anong putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin? Well, ang pag-uusapan lang naman natin ang putok na balita. Well, anyway, NokNok Paputok na naman nga pala to. Ang putok na balita na tinutukoy ko mga paputok ay nagkasakit lang naman ako ng 3 days. So, namiss ko kayo and so much appreciated sa mga tao or mga paputok na nag-PPM sa akin kung kumusta daw ako, bakit ako nakakapag-vlog. So, the reason why, dahil may sakit ako. Okay? So, yun, maraming salamat sa mga tao nga sumusuporta sa akin at nagmamahal. And by the way, malapit na nga pala tayo mag 15K subscribe. 14.9 something and so much appreciated kung magiging 15k na agad dyan. And syempre sa mga taong nagmamahal sa akin, mahal ko rin kayo mga paputok, ingat kayo palagi. By the way mga paputok, nais ko muna na pasalamatan yung taong nagbigay sa akin or subscriber, kaibigan natin na nagbigay ng isang munting regalo dahil naka 10k subscriber tayo. So ito nga yan mga paputok, isang helmet, brand new helmet. Ayan, Evo. Ayan mga paputok, oh. So alam ko maraming motorista dyan na gusto magka-helmet ng ganito. Ang tatakbo nito is Renegade, no? Hindi po ito yung ano, hindi po ito basta-basta klase kasi Evo yan mga paputok, no? Salamat nga pala sa sponsor natin. Ayan, thank you so much! Ayan, mag-ingat po tayo lagi sa pagra-ride and as much as possible, dapat full face ang gamitin natin para lalong safe. Papasalamat ako sa nagbigay nito kay Sir Martin Byahero. Ayan, sa subscriber natin. At syempre, YouTuber din siya. Ito nga pala yung YouTube channel niya. Maraming salamat nga po pala Sir Martin Byahero. So don't forget to subscribe mga paputok. Alam niyo na kung ano dapat gawin niyo mga paputok dahil kahit paano ay bilang pagmamahal ng mga paputok natin dyan ay bigyan natin ng munting balik na regalo dahil sa ibinigay sa atin ni Sir Martin Byahero. Maraming salamat Sir Martin Byahero. Ingat ka palagi and mga paputok, subscribe na yan! Ito nga pala yung YouTube channel niya. No? Okay? So yun mga paputok, maraming salamat dahil nabigyan tayo ng regalo dahil naka 10k subscriber tayo. Pero mga paputok, may mas masaya pang balita na kung saan kahit kayo matutuwa mga paputok. Alam niyo kung bakit? Mga paputok, shoutout lang naman tayo. Hindi lang yan mga paputok, nanonood pa pala siya sa ating mga reaction video na pinagagawa mga paputok. So shoutout nga pala sa Isa Buhay Champ 2019. Kailangan niyo na yan. Let's go! Pasok na, 6th rep! Yo, shout out sa iyo, NokNok Paputok, at sa iyong YouTube channel. Napanood ko yung mga videos mo, sobrang solid. Especially yung mga video reactions. Naway mapagpatuloy mo pa yan at sana mas pag-igiyan mo pa ang paghimayo, pag-breakdown ng mga lyrics, kung ano yung mga mensahe na kapaloob sa mga kanta ng artist. Yun, sobrang solid. God bless you, pare. Yun, mga paputok, no? Salamat nga pala kay Sir Sixth Threat, no? And unexpected na darating yung mga panahon sa pinag-aagawa kong to, mababati pala tayo ng mga kilalang rap artist dito sa Pilipinas at hindi lang basta-basta kilala. Isa sila sa may mga magagandang nagawa dito sa rap industry natin. Shoutout nga pala kay Sir Sixth Threat, yun sa mga legendary natin na shoutout na tayo, ha? Panoorin nyo na lang yung last vlog ko. Nandun sila yung mga legendary. Okay? So, salamat kay Sir Sixth Threat, kay Sir Martin Byahero. Thank you so much! Let's go! Alam ko naman na napapunta kayo dito dahil ang title ng ating re-review ay Tulo ng Salbakuta. At chinat ko si Sir Jotty na kung pwede ko bang magawa ng reaction video to. At pumayag naman siya. Pero sabi ko, hindi ko muna magagawa dahil may sakit ako. Dahil nagkasakit ako 3 araw. Gaya nang sabi ko sa inyo kanina. Ayoko munang pakinggan to Sir Jotty. Gusto kong pakinggan kapag gagawa na ako ng reaction video. So, ito niya mga papatalk, no? And I hope magustuhan niyo yung paghihimay-himay natin. So, start na tayo sa paghihimay-himay. Tara, samahan niyo akong pakinggan at subukang himayin kung anong mga nakapaloob dito sa kanan to. Okay, let's go. Tulo by Salbakuta. So makikita nyo dito mga paputok, when we talk about Salbakuta mga paputok, eh syempre nandiyan si Jotty, Charlie Mack at saka si Madkila. So andiyan silang tatlo. Kung ba't naman Tulo, eh ang tingin ko dito ay si Skusta Clee. Dahil sa maraming diss track na nangyayari, ang naiisip natin agad kapag Tulo ay si Sir Skusta Clee. So tingnan na natin, simulan na natin, silipin natin kung ano meron dito. Ang last vlog ko ba dami account? Oh, pero yung hydrophobia, ramdam din natin na may tulo yon, di ba? Na kung saan itakot sa tubig. Pero naisip ko lang dahil dito, no. Hindi kaya yung tulong yun is si Skusta Clee yung tinutukoy dun sa tulo ng tubig nung time na yun. Pero dito, nalaman ko na si Skusta Clee yung tinutukoy dito dahil tulo nga, di ba? So sa hydrophobia, tingin ko hindi lang basta-basta takot sa tubig yung time na yun, eh. Ang naiisip ko ngayon ay pinatatamaan din si Sir Skusta Clee nung time na yun. Okay? So tuloy tayo mga paputok.
Medyo may pagkaano pala siya, no? Yung love song ba, parang gano'n? Mapatak na laman ang ulan dahil sa kagaguhan na wala nagkasintahan sa sobra mong bigo, ano't masarangan ka ng ulo, sobra mong wibo o nilayan sa nagkalagay. Okay, unang bara mapapasin nyo, makapaputok na si Sir Madkila ang naririnig kong boses, no? Familiar naman tayo sa boses niya. At nasabi kong love song kanina, no? May pagkaano pala siya? Malungkot na kanta. At eto nga, makapaputok na dahil sa kagaguhan na wala ng kasintahan. And hindi ko sure kung si Seinab. Dahil sa kagaguhan na wala ng kasintahan. So eto na nga yung makapaputok. Alam naman natin ang story kay Skusta rin tsaka kay Seinab, no? So sobrang mong bigo, halos nasiraan ka ng ulo. So naghabol din pala siya kay Seinab. Sorbo mong weirdo, nilayasan ka na kalaguyo. Okay, tuloy tayo. Tikin-tikin ng DM, lahat gusto matame. Yan lang yung forte, galaw tayo mo na leche. Masakit kuya Eddie, kasi pawaniwane. Pinagpalit ka, isa-isa, ibang lalak. Okay, mga paputok. So dito mga paputok, mapapansin nyo na sinabi na pati Kim ng mga FF, lahat gusto madalis. Naging fuckboy na nga dito si Skusta Clee. At bukod dito mga paputok, nagka-lechi-lechi na yung love life niya. At isa pa dito, nabanggit si Kuya Eddie kasi pawardi-wardi. Ito nga yung napakasakit, Kuya Eddie. Tandaloko-loko na yung buhay niya, no? Dahil pinagpalit siya ni Seinab sa ibang lalaki. Yun yung mga paputok. Okay, maliwanag ba yun? Sinabi dito na feeling pogi sa babae galawang Hokage. So ito na nga yung pagka-fuckboy ni Sir Skusta Clee na tinutukoy dito ni Sir Madkila. Biglang nakabuntis, tinakbuhan kasi irresponsable. So ito na nga yun, dahil sa pagka-fuckboy ng isang tao, maraming ganito na nangyayari sa totoong buhay na kung saan ibira ka ng bira mga paputok, and then after nun, pag nabuntis na, is iiwanan or tatakbuhan mo na, no? So hindi mo kayang panindigan yung bagay na ginawa mo. At the same time, hindi ka tunay na lalaki para sa akin pag gaganon. Dahil nabuntis mo tapos tatakbuhan mo. Or should we say, hindi ka pa handa dahil bata ka, pero bakit mo ginawa, diba? Yun lang naman mga paputok. Yun lang naman mga paputok, napansin ko lang yun, okay? So tuloy tayo dito, binilog-bilog mo ang girlfriend mo. So ito na nga yun, nabuntis nga, no? And bukod doon siguro binilog-bilog parang inaning-aning mo, para makuha mo, para mabuntis mo. Binudol-budol mo, ginawa mo pa siyang sugar mommy. Hindi ko alam, wala akong idea dito sa pagiging sugar mommy, kung sino itong tinutukoy na to. Pero kung may idea kayo, huwag niyo nang i-comment dito dahil magkaka-issue lang din naman, eh. So para sa akin, at least kung may idea kayo, nasa inyo na lang yung mga paputok, okay? So tuloy tayo. Medyo masasakit pala ba natin dito? Real talk lang, no? Inok mo ang girlfriend mo, binudol-budol mo, ginawa mo ba sa sugar mommy mo? Iyador ka ng pagdama. Inabusok ang syoba, kaya iniwan ka. Hindi makamokon, hangal na hangal. Karangit ako, ngayon nagnangangal. Okay mga paputok, alam naman natin yung issue dun sa pajama, di ba? Hindi ko na para ipaliwanag sa inyo, pero konting nga quick review lang. Quick review. Search nyo na lang yung pajama Seinab. At least magkaroon kayo ng idea, okay? Kung interesado kayo dyan, search nyo na lang, no? Pajama Seinab, lalabas naman siguro yun. Then after nito mga paputok, inabuso ang shota, kaya iniwan ka. Yun nga, no? Na kung saan, mahal na mahal ni Seinab si Skusta Clee. Then after nun, lulukoy mo pa, di ba? Parang ganun. Naputol na yung pasyensya ni Seinab doon. Dahil alam niya na ginagago na siya, niloloko na siya. Then yun, kaya siguro hiniwalay na rin ni Seinab. Hindi makamove on, hangal na hangal. So ito na nga yun, no? Hindi pala nakamove on si Sir Skusta Clee. Base kay Sir Madkila, no? Kalalaking tao ngayon, nagngangangal-ngal. And ito na nga yun, yung iyak ng iyak si Skusta Clee sa nangyari dahil hindi matanggap na iniwan siya ni Seinab. Okay, tuloy tayo mga paputok para at least maliwanag sa atin kung ano nga ba nga tunay na nangyari dito. Okay, tuloy tayo mga paputok. Chorus! Grabe, no? Kaya, no? Kung sino pa ang walang itsura sa panluloko, siya pa ang may gana. Okay? We're talking about walang itsura. So, kapag walang itsura, naaalala ko dito yung kanta ni Sir Andre na umanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Kasi nga, mali pa tono ko, eh, no? Umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. So, yun, mga paputok, di ba? Maalala natin na kapag pangit na yung hinanap mo, hindi ka nalulokohin niya. Pero dito, mga paputok, kung sino pa ang walang itsura sa panluloko, siya pa ang may gana. Napakasakit ng lines na to. And
napaka-real talk dahil wala ka nang itsura tapos manloloko ka pa. Sa panahon ngayon, maraming ganyan. Hindi naman nanguhusga, hindi din naman ako nagmamapugi. Dahil sa panahon ngayon, kung sino pa yung mga walang itsura, sila pa ngayon yung grabe yung makapanakit sa mga babaeng magaganda. Na kung saan yung love is blind na nga kung tutuusin. Pero saan ka? Nagwawalang iya ka pa rin. Ginagago mo pa rin yung tao. Okay? So tuloy tayo dito mga kapaputok. Bukod pa dyan, ang kapal ng mukha, ang kapal ng mukha. Okay, yun nga real talk. Wala na ikaw, wala na siya, wala na kayo, wala na kayong dalawa. Tulo na lang ang meron ka. So yun mga kapaputok, real talk, ako Rus. And kung papainga ko yung tugtog, medyo ano siya, bouncy. Ta-na-na-na. Yun lang para sa akin. Na, ang sarap pakinggan. Huwag mong isipin distract to. Kung di mo isipin distract to, ang sarap niyang sound trip eh. Kasi nga, relaxing lang yung ano, tugtugan niya. Ta-na-na-na. Diba parang ganun? So tuloy tayo mga paputok. Halos ikaw ay mamilipit sa sakit. Daig mo pa ang tingin o niyari sa buwi. Charlie Mac. Ano bang gamot sa iyong nararamdaman? Umaasa ka pero di ka napabaligan. So ito mga paputok, halos ikaw ay mamilipit sa sakit. Yun nga, tulo, tingin ko. Daig mo pa ang tinira o niyari sa puwit, okay? Ano bang gamot sa iyong nararamdaman? Umaasa ka pero di ka nababalikan. So, it's either tulo pa yung dinadali dito or damdamin ni Skusta Clee na dahil iniwan siya kung babalikan pa nga ba siya ni Sinag. So tuloy tayo mga paputok. Sa bawat patak ng tulo, utak ay biyak. Bigla kang iiyak, damdamin ay wasak. Babae pa nagbibigay sa'yo naman ang oh. Okay, okay, mga paputok. So, napaka-real talk pala talaga, no? Kung tutuusin, itong banat dito ni Charlie Mac is parang maiahambing din natin sa verse 2. Pero dito, mapapansin mo na in-upgrade na this ni Charlie Mac, no? Kasi mapapansin niyo dito, no? Sabi niya dito, sa bawat patak ng tulo, utak ay biyak, okay? Bigla kang iiyak, damdamin ay wasak. Para sa akin, yung mga word na binabanggit dito is madaling maunawaan ng mga makikinig. Pero, saan ka? Yung tama nun sa damdamin ng tao, masakit, okay? Kapag ako napakinggan ko to, masakit talaga para sa akin. Lalo tigit mga fan ka ni Skusta Clee, magkakaroon ka ng idea na may ganito palang nangyari kay Sir Skusta Clee. Sayang, idol ko pa man din siya, pero nanloko pala siya talaga ng babae. Parang gano'n mga kapaputok. Dagdag pa dito ay babae pa nagbibigay sa'yo ng mga luho, pero ipinalit ugali mong mabaho. Okay, yun nga. Yung bukod sa maganda niyo yung babae, sila pa yung nagbibigay ng luho para sa'yo na kung saan dapat ikaw yun. Okay? Dapat tayo mga lalaki yung magbibigay sa nila, no? Wala. Nakagisna na natin na parang tayo dapat yung magtitreat sa mga babae ng mga bagay-bagay. Pero sa ngayon kasi nagiging baliktad na kung saan mahal ka ng babae, ibibigay nila kung ano yung gusto mo dahil mahal ka nila. Pero yung ginagawa niyong kapalit para sa babae naman is dito naman sa isa-isa, kalokohan. Kung saan binibigyan ka na nga, gumagawa ka pa ng kalokohan. At yun yung magiging dahilan para maghiwalay kayo ng dalawa ng babae na nagmamahal sa'yo ng buong buo, babae na nagmamahal sa'yo ng totoo, yun, nagkakaroon ng dahilan para tayo iwan. So, yun lang. Napansin ko dito. Okay, tuloy tayo. Up na, tapon ka na. Ayaw na nga sa'yo, umaasa ka pa. Bigla ka nakalimot, ikay nag-asal hayop. Edis ka na boy, nanumunag sa loob. So ito na yan, ginamit niyo yung tap na, namubun ka na. Ito yung naging issue sa kanya na yung mga taong nangangarap, di ba? Sabi niya, tap na, ito yon. And then, ginamit dito ni Charlie Mac yung tap na, tapos ayaw na nga sa'yo, umaasa ka pa, okay? So bigla kang nakalimot, ikay nag-asal hayop, edi ekis ka na boy, pinuno mo na yung salop. Yung pinuno mo na yung salop, ito yung ano, yung naubos na yung pasensya mo, no? Na kung saan naubos na yung pasensya ni Sainab, no? Iniwala niya na si Skusta Clee kasi nga di na siguro nakayanin yung ginagawa ni Skusta Clee. Siguro yung mga pambababae and bukod doon yung mga kung ano pang problemang nangyayari sa kanila, no? Like for example yung attitude, something like that, siguro doon yun, no? And then eto na nga, naubos na yung pasensya ni Sainab, okay? Nalaman na kasi ni Sai pagkatao mo'y bulok. Natakuhan na siya kahit di pa nauntog. Na-realize niya kasi na ikaw ay tugutin. Gumising na siya bago pa siya bangungutin. So dito mga paputok, last setup na binanat dito ni Charlie Mac is yun nga, nalaman na kasi ni Say, pagkatao mo'y bulok. Natauhan na siya kahit di pa nauuntog, na-realize ka. Actually mga paputok, pasensya na para sa akin mga paputok. No? Actually mapapansin nyo mga paputok na parang kahit hindi mo nahimayin, it's napaka-real talk lang ng sinasabi nila dito. At tagus yun sa tatamaan. Okay? So, tuloy tayo mga paputok. And, napakasakit din ang banat ni Charlie Mac. May level pala to. Kung si Madkila, level 1 yung sakit. Level 2 naman to, si Charlie Mac. And, syempre, Sir Jotty, ang level 3. Okay? Tingnan natin.
sino ka pang walang itsura. Sa paningin ko siya pa ang magana. Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo. Wala lang ikaw, wala lang siya, wala lang kayo. Nakakadali yung ano, no? Tugtog talaga. Para sa akin, mga papato. Tulo na lang ang meron ka. Ikaw yung sunod sa layo, pero hindi siya bakit ganun mga ginagamit ang lines? Hindi niya natiis ugali mong squawkwa. Ikaw lang yung iniwan na hindi nakakaawa. So okay mga papatok ha, dito naman Sir Jotino. Ito mga papatok no, yung ikaw yung sunod sa layaw pero hindi Jeprock. Siguro, ito yung mga bagay na nasusunod ni Skusta Clee yung mga gusto niya no, sunod sa layaw. Pero hindi siya yung laki sa layaw Jeprock. So kumbaga, hindi siya kayamanan or wala siyang class or sabihin natin na hindi naman siya talaga mayaman, no? Yung Jeprock, pag sinabi ko si Jeprock, yayaman yun. Tapos, kaya sa'yo ayaw kasi ikay Bob Lux, no? Kaya daw ayaw niya sa inab. Hindi niya natiis yung ugali mong squawkwa. Yung mga squatter, ng galawan. Siguro, yun yung point dito. Yung squatting, ganon. I think yun yung pinopoint dito ni Jotty. And then, ikaw lang yung iniwan na hindi nakakaawa. Alam naman natin na kapag iniiwan tayo, is nakakaawa, di ba? Dahil higit alam natin sa sarili natin na wala naman tayong ginawang masama tapos iiwan tayo. Pero dito, since may mga kalokohan siyang nagawa, wala. Parang walang dahilan para kaawaan ka kasi una sa lahat, ikaw naman yung gumawa ng kalokohan, di ba? So yun. Yan ang muling karma, hindi ka naisip. Dama mo na ang kama, pinili pa pa rin. Ipinili ng iPhone at paundo. Umos ng mayaman, taipasipa. Okay mga paputok. Alam naman natin mga paputok na pag sinabing Don Pakundo, yayamanin niya, no? So sinabi dito na ibinili ng iPhone at kondo, umastang mayaman, daig pa si Pakundo, no? Eto na nga yun, na parang daig mo pa yung si Don Pakundo na sinasabing yayamanin. Na, alam naman natin kapag kami mga palabas, Don Pakundo, yayamanin talaga yon. So parang dinaig pa ni Skusta Clee dahil binili nga ng iPhone at kondo, di ba? At bukod dito mga paputok, mapapansin nyo na yan ang munting karma, no? Yung karma na nangyari dito sa taas ako saan hindi na nga siya binabalikan ni Zainab or natauhan nga si Zainab, yan ang munting karma, hindi ka nag-iisip. Dama mo na ang kama, pinili pa ang banig. Ito yung sinasabi dito na nasa maayos na yung buhay mo sana. Kumbaga, ang bawa, mahirap ka, nakapangasawa ka ng mayaman or maganda. Kumbaga, dama mo na yung kama, pero nagloko ka pa kaya napapunta ka pa sa banig. Kumbaga, pinili mo pa yung banig instead na kama ka na. Madaling salita, maayos na yung buhay mo, pinihirap mo pa lalo, no? Ito yung pinili mo, yung kalokohan. So ito yung mga paputok. At nakakatawa lang na ginamit niya pa dito yung Don Pakundo. Okay, let's go. Pero in return, ikaw ay nalakit. Mga bigay sa'yo, hindi mo na maibalik. Okay. Pero ang mabigat at napakatindi. Alam na yung isa'y kung anong pogi sa hindi. Yun mga paputok. Dito sinasabi ni Sir Jotty na alam na ni Say kung ano yung pogi at hindi. Okay? Parang si Skusta Clee yung naging basis na alam ko na ngayon kung ano yung pogi at hindi. Karamihan kasi sa mga sikat ngayon is ginagamit to para makapang babae. So ito na nga yun. Yung sinasabi natin na gumagamit ng pagka-famous. No? Ito yung ginagamit nila para is makapanchik sila. Pero mali yun. Alam naman natin na may karma, di ba? Yan ang munting karma. Hindi ka na nag-isip. Hanggat maaari mga paputok, lahat ng gagawin natin, pag-isipan natin dahil bukod doon, sikat ka na nga, makakagawa ka pa ng mali, di ba? Alam naman natin may second chance, no? And alam din naman natin na lahat ng tao nagkakamali. Pero hanggat maaari, mga paputok, may mga bagay na ginagawa tayo na sinasadya na natin eh. Hindi na yung mali eh. Sinasadya na natin, no? Magkaiba yung sa hindi mo naman sinasadya sa sinasadya mo or binugusto mo talagang gawin. So yun mga paputok, tuloy tayo and yun. Real talk na naman to mga paputok. Tuloy tayo. Pinagit mong bilang mo, ikaw din ang gumuho. Lumalaw ka ng iba, kaya ka nagkatuloy sa mata. At di mo na mapipilang mata. Kumanap siya ng pangit, pero ba't ikaw ang umiyak? May putol doon, no? Pyramid mong binuo, ikaw din ang gumuho. Ibig sabihin, yung pagkasikat mo, para sa akin, pagkasikat mo, and then after nun, nagkamali ka, and then bagsak, and then para sa akin, kung nagkamali ka, tayo ka lang ulit, hingi ka ng mga, hingi ka ng tawad sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Para sa akin, mahalaga yun, mga paputok, no? Hanggat nagkakamali tayo sa buhay, iba yung repentance sa, regret, no? Magkaiba yun. Ayun, hanggat maaari, dun tayo sa repentance, no? Yung mga bagay na hinihingi natin ng tawad at nangangako tayo sa Panginoon
na hindi na natin uulitin, okay? Sa regret kasi, ano yun eh, parang yun lang na hindi mo na uulitin pero uulitin mo ulit, parang ganun. So, malaga yung repentance, okay? Then after nito, mga paputok, sinabi dito na gumalaw ka ng iba kaya ka nagkatulo sa mata. Okay? Gumalaw ka ng iba, kaya ka nagkatulo sa mata. Magkakunik eh. Gumalaw ka ng iba, kaya ka nagkatulo. Tulo naman. So, yun nga, yung sakit sa mata. At di mo na napigil ang patak. Okay? Ang galing, galing na sulat oh. Tulo sa mata, patak. Okay? Humanap siya ng panget. Pero ba't ikaw ang umiyak? Ah, grabe, no? GG na talaga. Dito pa lang sa background ng lyrics video nila, meron na silang background na naiyak, no? At yan nga siguro si Sir Skusta Clee. Pero hindi siya talaga yan. Parang ipinapakita lang dyan na umungulngol, umagulgol, umiyak, lugmok na lugmok. Parang ganun, mga paputok. And grabe yung views, 161. Ito lang, mga paputok, humingi ako sa inyo ng konting pabor lang, mga paputok. Sa lahat naman ng nanonood sa Salbakuta, alam naman natin na nag-e-effort sila maglabas sa mga track. Alam naman natin na nag-e-effort sila maglabas sa mga kanta. So, para sa akin, yung nanonood ng 161, siguro pinaulit-ulit din, no? Dahil napakagandang patugtugin. Subscribe naman natin yung YouTube channel ng Salbakuta. Meron kasi dyan mga nagre-review ng mga Salbakuta. And then, sasabihin, solid fans. Sasabihin, di mag-i-skip ng ads bilang pagsuporta. Pero saan ka, mga paputok? Makikita mo, yung channel, hindi nakasubscribe. Dun pa lang eh, suporta ba yun? O, suporta yung tinatawag, mga paputok. Hindi ka nag-i-skip ng ads. Pinapakinggan mo, okay. At the same time, nakasubscribe ka sa YouTube channel. Yun yung pinakamahalaga. Para sa akin, bilang paglalabas nila ng magagandang kanta, bigyan naman natin sila ng subscribe, okay? Sa akin lang yun, ha? And then, magagalit kayo sa akin nila, huwag na sa kanila. Okay, tuloy tayo, mga paputok! Chorus na to. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Naghanap ako dito, no? Pag ganito kasi, nasanay ako sa dami account na naghanap tayo dun eh. Dito, wala naman ako makita. Yung mga rhyming lang niya, no? AA, OO, yung mga vowels, AA. Kung sino ka ang walang itura, sa panulo ko siya pa ang may gana. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Nakaka-LSS, mga paputok, real talk. Siguro, may mga nagpapatugtog nito na ano, ginagawang pampatulog. Sa akin, mga ganito, actually, may mga kanta sila Sir Jyoti or even yung iba pang mga nagawa ko ng review, nagiging pampatulog ko na dahil wala eh. Minsan nga, napapanaginipan ko na sila, real talk ah. Pasensya na, pero yun talaga yung katotohanan, napapanaginipan ko na talaga sila. Kakagawa ko ng reaction video. Hindi ko alam kung magiging totoo yung panaginip ko, pero kung magiging totoo man, napaka-solid, real talk. Kukwento ko na lang sa inyo sa darating na panahon, okay? Let's go! Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Wala na ikaw. Wala na siya. Wala na kayo. Wala na kayong dalawa. Sayang, mga paputok, tapos na. Sayang, mga paputok, maraming salamat sa inyo lahat. And masyadong napahaba pa rin yung paggagawa natin ng reaction video. Pero mga paputok, nagpapasalamat ako sa inyo dahil nandito pa rin kayo. Hindi ko alam kung magsha-shoutout na ba ako or hindi pa muna. Pero kaya na ipinangako ko sa inyo. Gasino lang naman yung batiin ko kayo, no? Alam kong napakasarap na sa pakiramdam nyo nung mabati ko kayo. Sige, pagbibigyan ko kayo, mga paputok. Pasensya na rin ha, dahil ngayon lang ako nakapag-upload. At galing lang naman talaga ako sa sakit. At alam nyo naman yun, hindi naman ako para magsinungaling. So dito, mga paputok, nung inaksip ako ni Flubert Floyd Kagampang, ay nakakuha tayo ng 199 like at 61 comments. So tingnan natin kung masya-shoutout natin lahat. Okay?
Bods, Bods. Okay, shoutout kay Bods, Bods. Norly Pingol, Lope Boys, Mac Leo, Alaboy TV, shoutout, ingat palagi kaibigan. Who, Esti, Febeling Jarpo, Mark Lawrence Barrios, Dean Dimakilin. Ayan, shoutout sa'yo, Dean. Nostalgia Kiyo, ayan. Joshua Bombita, Homerun 75 TV, King 30 TV, Eric Banaag, Noel Barba, Belford Jalak, Turo Oikawa, Mark Anthony Gipaya, Rilton 11, Helber Cruz Official, Cesar Falconitin, Senior Lover, Gabriel Olarte, Jason Blair, Japet Rivera, Tetsuya Kuroko, Max Amarante, Kupal Loco, John Ingram, Joby Tagayan, Boss Floki Official TV, Red Rivera, Latmo Gaming, Markadong Bungo, Itim na Katipunero? Uy, shoutout sa'yo, nanonood siya sa akin. Markadong Bungo, Itim na Katipunero. Ayan, nag-suggest siya sa akin ng video. Shoutout kay Sir. Ah, okay, okay. Distract. Okay, okay, okay. So yun, dahil nag-comment siya, I think pinapayagan tayong gawa natin to ng reaction video. Shoutout nga pala kay Markadong Bungo, Itim na Katipunero. Yun, ingat kayo palagi. Yun mga paputok, na-shoutout ko na lahat. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta. Ingat kayo palagi. Ayun, maraming salamat nga pala sa mga nanonood at nagtitiwala. At sana ay nagustuhan nyo yung paghihimay-himay natin mga paputok. And to be honest naman is napaka-real talk lang naman. No? Actually, ito yung mga kantang hindi mo na kailangang himayin. Pero at least may mga lines tayo na nakita na pwedeng himayin. Pasensya na dahil kukunti yung nahimay natin. Para sa akin, kukunti talaga. Pero masasakit yung lines talaga. Real talk yun mga paputok. Maraming salamat sa inyo lahat sa mga nagtatanong diyan kung lagi ako makapag-vlog. Ay, hindi ko po magagawa dahil may trabaho po ako. Once again, ako kapil si NokNok Paputok na lagi nagsasabing Checker! Speaker, kapayapaan. God bless us all and pray for us. Whoop!